Paano nga ba natin in-edit itong video na to, mga Lodino? So, sobrang dami nga po kasing nagre-request dahil nga po nag-viral yung video na yan at gusto din pong itry ng mga kapwa natin content creator. So, basic lamang po ito, mga Lodino. Siyempre, una po, dapat mag-prepare po tayo ng ating video na kunwari nag-acting tayo na ganyan, no? So, galingan nyo na po yung pag-acting, no? Yung kunwari, nasaktan po talaga kayo, no? Para mas mukhang, mas maging totoo yung inyong video, no? And then, second is, i-download nyo lamang po yung viral video na ito, mga Lodino, sa TikTok. Ako kumuha niyan kung paano i-download dyan. Marami naman po tutorial. I-search nyo na lang kung paano mag-download ng video sa TikTok. Okay? Alisin nyo yung watermark. And then, mga Lodino, ganito lamang po ang ating gagawin. So, punta lang po tayo, mga Lodino, sa ating CapCut. And then, create new project. Hanapin po natin yung ating acting na video, for example, ito. And then, click overlay. I-add na po natin, mga Lodino, yung ating dinownload na video galing sa TikTok. So, ito yun, mga Lodi. And then, ito pong dinownload nating video, mga Lodi, no? Click po natin yan. And then, remove background, no? So, nakapro po yan, mga Lodi, no? Hindi po natin yan may export. Dahil nga po nakapro yan. Pero mamaya, mga Lodi, no? Gagawa natin yan ng paraan. Okay? And then, dito, mga Lodi, itataiming lang po natin yung pagsipa, no? Doon sa ating acting, okay? Example, ito. I-alisin nyo po or delete nyo yung mga excess na video na hindi natin kailangan. So, nauna yung ating video. Medyo habaan natin. So, ayun mga Lodi, no? Medyo timing na siya, no? Pero kulang pa. Adjust ko pa ng konti. And then, mga Lodi, no? Itong pagsipa sa atin is medyo mababa siya. I-adjust nyo na lang yan, mga Lodi. I-custom nyo na lang yan. Okay? So, ayan. Timing nyo na lang mga Lodi based sa inyong timpla. So, i-play natin. So, ayun mga Lodi. Sakto na siya, no? So, dahil eksakto na siya mga Lodi, punta tayo dito sa tamang pagsipa. Click po natin yung ating acting. Split natin yan and then i-adjust natin ng konti hanggang dun sa tumama, no? Hanggang dyan sa tumama tayo dun sa mga laruan. And then, split ulit. I-click po natin yung nasa gitna yung hiniwalay natin. I-change speed po natin mga Lodi, no? Ang ginawa ko po dyan is 1.2 yung speed po niya, no, para maganda or mas mabilis po yung pagsipa sa atin, no, yung impact, no, mas maganda. So ayun mga Lodi, no, parang naging mukhang totoo dahil yung pagsipa niya sa akin mas maganda yung impact dahil sa konting change speed. And then kapag ka okay na yan mga Lodi, no, i-crop na natin yung mga excess na video. And then, kapag okay na mga Lodi yung inyong video, ang kinakailangan nyo na lamang pong gawin ay screen record po ito mga Lodi, no? I-make sure nyo mga Lodi, no, na naka full screen kapag kayo ay mag-screen record, no? Ito po ay kiklik nyo yung nasa gilid, no? So, i-click nyo yan and then naka full screen na, ibalik nyo po dun sa unahan and then dapat po kayo is may screen recorder application, no? Kung wala yung inyong cellphone, i-download nyo po sa Play Store. Okay? So, pagkatapos po nating screen record yan mga Lodi, no? Exit tayo dito, balik tayo sa unahan ng CapCut. And then, create new project ulit mga Lodi, no? Then, yung in-screen record natin, bakit nga pa natin in-screen record? Kasi nga po mga Lodi, no, yung pong remove background is naka-pro po siya. Ibig sabihin, hindi po tayo makakapag-export ng video dahil gumamit po tayo ng Pro. No, so para po magamit natin yung remove background, no, ini-screen record natin and then after nating ma-screen record mga Lodi, no, yan, ikakrop na lang natin siya. Para ma-crop mga Lodi, no, i-click niyo po itong transform and then resize. Okay? Then yan, okay na siya mga Lodi, no, i-play natin. So, ayun mga Lodi, pwede na natin siyang i-export, okay? At doon na nagtatapos ang inyong video. Thank you!